Bakit po tayo nasadya dito, Nay? Lakas loob lang po ako nagpunta rito dahil kailangan ko yung inihiling na cellphone. Pag noon, sana naman makarating ako sa opisina na Senador Tulfo. Sige, bibigay ko na kay nanay to. Nay, gusto ko paglabas nyo dito sa studio. Salamat sa inyong lahat. Sabihin nyo sa staff kung anong kailangan nyo sa bahay. Like mga gatas, ganun. Bigas mo, magpapadala ako sa'yo ng 50 kilos. Plus yung grocery pa. Tingin mo na ilang taon ako? Mga 38. Abot yan ako. Nagkulay ko rin. Nay, 29 pa lang ako, nanay. Ikaw? Natapos ka ng college? Magte-30 na ako, nanay. Oo. Pero wala pa ako sa 40. Ikaw naman lang. So ito po, nanay. May karagdagang 10,000 po na ibibigay sa inyo si Ma'am Maricel Tulfo Tungol. Salamat po sa inyong lahat. Ganun din sa'yo. Si Ma'am Maricel na anak ni Senador. Si Nanay Estelita. Kasama ko maganda, pangit naman yung katabi niyang matanda. Nako, Nay, ikaw yung pinakamagandang nanay na lola na namit ko. Bakit naman? Bola mo naman. Hindi bola. Hindi ako makatotoo ako. Nakatuwaan pa nga kasi naguhulaan pa kami. Ilan taon na si Ma'am? Sabi ko, magpi-50 yung pala, 40 lang. Ako, Nay, ilang taon na ako sa tingin mo? 20 plus. Tama. Mga ilan? Ha, okay lang. 20 ilan? Mga 24. Ha? Uy, ang galing ni nanay! Ay, ang galing mo! Ano? 24 na ako! Huwag na. Pwede bang ikwento mo muna sa amin yung naging paraan mo para makaabot ka ng studio? Paano ka pumunta? Mag-isa ka lang, Nay? Kahit anong lakad ko, Ma'am, sabihin ko yung suto, wala akong kasama. Kasi kung mag-ano ko ng kasama mo, syempre, pumasahin mo siya, pakainin mo siya, saan ako kukuha yun? Oo. Ano sinakyan yun, Nay, nung papunta kayo? Ano, ganito ang ginawa ko. Bago makarating niya, kaya po, nandun na yun, di ba? Doon ang daan yun. Tsaka taga Maynila ako, alam ko eh. Hanggang sa nagtanong-tanong kayo, Nay, kung saan ang opisina ni Idol. Pupon ko lang na nakuha ko na eh. Tapos nung nakarating na kayo, Nay, tapos pumila kayo, syempre mahaba yung pila. Sabi niya, huli ka na, nanay. Tapos lang yung bigayan ng form. Eh, nakiusap ako doon sa mga katulad mo. Binigay ko nga yung ID niya, eh, dinala roon. Pinagbigyan ako ni Ma'am Maricel. Nabigyan ka pa, Nay, nung nakaraan ng 10,000. Kumusta, nanay? Saan nyo na nagamit? Yun nga, sabi ko. Sinabi ko naman sa kanya, ito, tago ko muna. At hindi yung pang-araw-araw, eh, nakakaraos. Gagamitin ko sa dapat gamitin. Tulad ng ano yung mga nagamit? Pambayad sa ilaw, pambayad sa tubig, pambili ng vitamina. Yun. Ano ba ang pinagkakabalahan nyo, Nay? Paano yung pang-araw-araw nyo? Lalo na nabanggit nyo, may PWD kayo. Mga kakilala ko, binibigyan ako. Pero Nay, wala ka talagang trabaho, Nay. Dito ka lang sa bahay. Trabaho ko yan. Mag-alaga. Oo. Paano nyo inaalagaan na yung PWD nyo? Kung paano ko iisipin. Tatulong ng... Bigla na lang may dadating sa akin magbibigay ng ganyan. 100 yung pala kakilala ako. Oo. Dahil kilala naman nila yan. Ano yung mga nabibili nyo sa 100, Nay? Bigas. Mahal nga yung bigas. Hindi na. Ulam yun. Ano madalas ang ulam yung mag-iina? Yan, madalas ako makita niya sa karanderiya. So, Nay, dito sa bahay nyo, gano'n na kayo katagal dito, Nay? Ay, 1990 pa yata.
binigay sa amin to ni panon ni Presidente Ramos dahil nandoon kami sa San Roque, Quezon City, sa tapat ng SM North, doon kami nakatira, squatter kami. Ano, pansin ko, ang dami mo ring mga alagang pusa, mahilig ka sa pusa na eh. Hindi na eh, pumupunta sa amin. Tapos ina-adapt niyo na? Naawa naman kami, hindi ba parang tao na rin yan, pwede bang makikain? Oh, ba't tabuyan ba sila? Miski pa paano pakainin mo sila? Yun minsan nga yung pagkain ko na ibigay ko pa hati kami. Oh. Naibilib kami sa inyo kasi mag-isa ka lang. Tapos PWD, dalawang inaalagaan nyo na yun. So kayo rin nagpapakain sa kanila. Inaan, oo. Inahainan nyo. Ano pa na yun? Pinapaliguan nyo. Mula pa ka bata hanggang ngayon pinapaliguan ko pa. Awa naman ng Diyos. Tumagal ako ng 88. Sobra na raw bonus yun. Hanggang 70. Ito si sir, anak niyo ho ito. Anak ko yan, panganay. Yung isa ka, pang ano lang yun, pag ahal. Ganyan lang sila eh, namatay na iba. So, talagang dalawang PWD. Oo, ganito sabi nila, hindi ka ba nahihirapan maglaga dyan? Yung iba nga naloloka, yung iba napapakumatay. Para niyo akong tinuturuan. Paano niyo kinakaya? Hindi kinakaya, talagang kayang-kaya ko. Kasi bata pa ako, hindi ako masyadong maano. Maluho, maano. Nakita ko po yung sitwasyon ng nila nanay at ng kanyang anak. Eh talaga naman po talagang kahabag-habag at kaawa-awa. Ngayon kami po bilang pong kawani ng Annex 1, sa ngalan po ng ating Kapitan Edgar Celis, kami po ay makikipag-coordinate upang maiayos po natin una-una po yung bakod po ninyo. Maiayos po natin, matulungan po namin kayong malinis at makasa po kayo na ipapabot po namin para mabigyan po kayo ng karampatang tulong. Maraming salamat dito sa inyo. Ano ho ang lagi niyong pinagdarasal sa gabi? Yung makaya ko lahat ng mga kung ano man problema. Kakaya ko. Tulad ng pinangako noon ni Mama Rizel, ay meron siyang mga ibibigay pa sa inyo, Nay. Sana maging malaking tulong sa inyo to, Nay. So, papasok na ho namin. Na. Excited ka na ba, Nay? Makikita. Sige. Rapid ng isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan, maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Sabi mo sa groceries, ang dami. Lahat masarap. Lahat masarap. Excited ka ng kumain? Oh. Anong gusto mong unahin kainin dyan? Tasty. Tasty? Tasty. Okay, bigyan natin yung tasty. Ito. Ito, kuya. Tinapay. Ayan. Gutom na pala sila, Nay. Mayat maya kain. Ito na ho ang sorpresa mula po kay Ma'am Maricel Tulfo. Ano ho masasabi nyo na, kumpleto ho yan. May mga vitamins, prutas, itlog, bigas. Ma'am Maricel, hi! Maraming sa tulong na ibinigay mo sa amin. Alam ko na nauunawaan mo. Noong pa man na napunta ako, nagsabi sa akin ng cellphone, nagbigay ka agad. Labag, Ma'am Maricel. Rapid tulpo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya.